kamusta po kayo mga katipid tips? Ngayon, dahil nag-grade po yung mga chiquitin ko sa Purburon, so magagawa po tayo ng napaka-milky na gagawin po natin. At ano nga bang gatas ang masarap gamitin sa paggagawa po ng Purburon para sigurado na masarap po talaga. So dito po sa video natin, nakapaloob na po yon, kaya samahan niyo lamang po ako hanggang huli. Kasi meron po kayong mapupulad na tips, idea, at syempre yung costing po natin. Kung gagawin po natin itong negosyo idea, magkano nga po ba ang kunan at posible po natin tumuin. Kaya tara na, umpisahan na po natin ang paggagawa po ng classic Purburon. So, syempre, ang uunahin po muna natin dito ay ang pagtutoast po ng ating flour. Ang ginamit ko po ay cake flour, pero kahit ano pong klase ng harina ay pwede po natin gamitin dito. Tapos, yung pinakang apoy po natin, alalay lamang po, pwede naman po nating lakasan, kaya lang, kailangan halo po tayo ng halo. Okay, para sure po na hindi po masusunog yung harina po natin. So para sigurado po tayo sa timbang ng ating pong mga ingredients o kaya nito pong ating harina, so pwede po tayong gumamit ng ganitong gramuhan. Kung gusto niyo po umorder online, maglalagay po ako ng link sa description box at pwede po kayo maka-order. Ngayon, ayan, sa kahalo ko, umabot lamang po ito ng 8 to 10 minutes. So kapag malapit ng maluto, bukod sa nag-iba na yung kulay, hindi na siya ganun kaputi, maamoy din natin yung aroma ng harina. Ibig sabihin nun, luto na yung pinakang gagawin po nating pulburon. Pwede na po nating patayin yung pinakang apoy po natin. Kapag napatay na po natin yung apoy, pwede na po nating ilagay yung margarine na tinunaw po natin. So, ang ginamit ko po ay dairy cream. Pwede naman po tayong gumamit ng ibang brand. Pero kapag gumagawa po ako ng pulburon, laging dairy cream po yung ginagamit ko. Yan, kapag maglalagay po tayo ng margarine, paunti-unti lamang po at sasabayan po natin ng halo para hindi po tayo mahirapan. Kasi, posibleng magbuo-buo yung pinakang harina po natin. Ngayon, para malaman po natin na sakto na yung inilagay po nating melted margarine, gumamit lamang po tayo ng plastic gloves. Tapos, bilugin po natin at kapag nabuo na, hindi na siya nadurog, ibig sabihin, sakto na po yung inilagay po natin. Ngayon, maglagay naman po tayo ng asukal. At Didi yung ginamit ko. Para sa akin, mas better pong gamitin yung Didi or was sugar. Pero pwede naman tayong gumamit ng puting asukal o kaya pula, so depende po sa atin. Kapag nahalo na po natin ng mabuti, ngayon ilagay na po natin yung pinakang gatas po natin, yung magpapasarap. So ang ginamit ko po ay skim milk at ang brand po ay Milk Boy. So dito kahit anong gatas pwede po natin gamitin. Para sa akin, mas masarap yung pulburon po natin kung skim milk po yung gagamitin po natin. Pero, nakadepende pa rin naman po yun sa atin. So, kung gusto nyong maitry yung ginagawa kong pulburon, so, yung mga ingredients na ginamit ko, yun na lang din po yung gamitin po natin. At sigurado, magiging masarap po yung kalalabasan ng classic pulburon po natin. Pwede na po natin itong kutsarahin para matikman na kasi ito po ay luto na. At pwede na rin naman natin itong balutin. Pero, palalamigin po muna bago po natin ito i-repack. Pero bago po yon, ito po ay titimbangin ko muna para malaman ko kung anong timbang nung napagsama-sama na po natin yung mga ingredients. Advisable po ito kung gagawin nating negosyo para alam po natin kung ilan po ang kalalabasan ng gagawin po nating pulburon kahit ito po ay hindi pa po natin nababalot. So packaging na po tayo at bumawas po ako muna ng kaunting pulburon. Ngayon ang gagamitin po natin ay ito pong cellophane at ginupit-gupit ko na po ito para mabilis lang. Kasi alam ko naman kayang-kaya nyo na po yon. At yung pang hulma na gagamitin po natin, syempre ito yon oblong pero meron po nitong bilog, meron pang may design pa yata. So ito yung gagamitin ko. Dalawang klase yung meron ako dito sa bahay, isang maliit at isang malaki. So ang gagamitin lamang po natin ay itong maliit. O madali lamang naman po ito lalo na kung meron po tayo na ganitong panghulma. Kasi ayan, itataob lang natin dyan. Pagkatapos, ang mahalaga lamang po dito, masiksik po natin yung pulburon para hindi po siya maghiwa-hiwalay na tulad po nito. Kailangan ay
pik-pik na pik-pik yung pulburon po natin. Okay? Pagkatapos, ayan lang, sasalikupin lamang po natin yung cellophane po natin, tapos tupi-tupi, tapos sa magkabilang dulo, itutupi lamang po natin, iikot at itutupi po pa ilalim. Okay? So, ganun lamang po kasimple ang pagbabalot po nung atin pong pulburon. So, ito, babalutin ko lamang po lahat, pagkatapos ay magbabalik po tayo. Bukod sa pwede po natin itong ibenta ng tingi-tingi, pwede rin naman po natin itong i-bundle. Kumbaga, mas mabilis yung bentahan. So, ayan, nilagyan ko lamang po siya ng 7 piraso. Tapos, gagamit po ako ng stapler, pero pwede rin naman po natin itong i-seal. So, kung wala tayong pang-seal, pwedeng stapler. Tapos, lagyan natin ng sticker. So, diba, ganun lang kasimple at kabilis gawain yung atin pong classic pulburon. So, ayan. Okay. So, diba, ganun lang kabilis gawain yung pulburon po natin. So, depende po yon sa dami po ng gagawin po natin. Siyempre, pag dami ng gagawin, so, pag dami po ng ating babalutin. At pag dami po ng ating babalutin, kapag nabenta na po natin, ibig sabihin nun, paglaki din po ng ating tutubuin. Okay? So, ngayon, bago po tayo muna mag-costing, so, siyempre, titikman po muna natin. At ito yung binuo natin kanina. So, ito yung pinakang last. Binuo ko na lang siya para hindi na tayo magbabalat. Ah, hindi. Pwede po lang magbalat tayo para makita pa rin natin na buo pa rin yung ating pulburon. So, sa ngayon, yung titikman natin ay itong binuo na natin. Sa totoo lang, ang dami na namin nakain. Pati mga chikitin ko, hindi ko mapigilan, hindi pagkain. Sabi niya, konti lang ma, konti lang. Okay, konti lang. Okay, so kahit nabawasan na to, so alam ko pa rin yung kalalabasan kung ilan. Kasi yun po ang mahalaga kapag tinitimbang po natin yung produkto po natin. Kasi alam na po natin kung ilan po yung kalalabasan. Ang ganda, buong-buo, diba? Yan, ilapit po ulit na malapitan. Wow, ito yung ating classic pulburon. Okay, so diba? Talagang hindi siya masisira. Ang ganda, ganda ng pagkakabuo. And hatiin lang natin sa gitna. Pero, ang milky nito mga katipid tips. Ang creamy. Alam mo yung hanggang sa huling sandali, nalamnamin mo kung ano yung gatas na ginamit. Ba't ang sarap-sarap. Pumuputo lang ako pero hindi pa rin natuturog yung pinakang pulburo natin. Hindi ko alam pong kita sa video, pero may batik-batik siya. Ayun yung pinakang sugar natin. Ang sarap niya talaga. Ang milky, ang creamy. Tapos yung pinakang tamis po nito para sa akin, okay na siya, sakto lang. Pero halimbawa kung ayaw niyo pa ng mas matamis, yung mas milky pa, yung malasaan niyo, so pwede pa po kayo mag-adjust ng asukal. Pwede pa po tayo magbawas. Okay? So overall mga katipid tips, ayan, recommend ko sa inyo itong ating pulburon. Ang sarap nitong gawing business o kaya ipangregalo. Kung nagkikrate tayo sa pulburon at gusto natin tayo yung gumawa, so pwedeng-pwede, di ba? Napakadali lang gawin. Huwag ko nga pa pala makalimutan, sabi ko nga pala, i-open ko muna to. Sa para makita natin, di ba, kung buo pa rin yung pulburon po natin kahit binalot po natin. So, ayan. Ito yung pulburon natin. Meron lang siyang konting yamugmug, pero okay lang yan. All in all, buo pa rin yung ating pulburon, di ba? So, ayan. Di ba nung bata tayo, pag kinakain natin ito, inakanap pa natin. Sarap? Sa pagtatanong, so ito yung ating classic pulburon. So, halimbawa, nagkikrate pa tayo sa ibang flavor. So, sa next video, gagawaan po natin kung papaano po gumawa ng may flavor po na pulburon. Okay? Para hindi lang ganun kahaba yung video po natin. Kapag sinama po natin dito, masyadong hahaba. So, sa next video, abangan po natin yon. Ngayon, sa gustong gawing business to, ngayon, bibigyan ko po kayo ng mabilis ang costing po natin dito. Ngol? Pasting na po tayo. Pero bago po yun, iinom po muna ang tubig.
So yung toasting na lagi po natin ginagawa, iba't iba pa rin po tayo ng lugar ha, kasi bawat lugar, iba't iba naman po yung presyo. So ito, idea po natin kung paano po natin i-costing yung produkto po natin. So ngayon, umpisahan po natin sa harina. So 3 cups po yung nagamit po natin at nagkakahalaga po yun ng 23.43. So ang isang kilo po ay 60 pesos. So sabihin na lamang po natin na 24 pesos. Sa powdered milk na ginamit po natin, ang brand po nun ay Milk Boy at nagkakahalaga po ng 80 pesos po ang 1/4. Pero pag 1 kilo po yung binili po natin, magiging 300 na lang. At kapag, syempre, kung talagang kakaririn po natin to at talagang nag-boom yung ating pong pulburon, syempre, sako-sako na po natin yung bibigyan. So, malaki pa po yung matitipid po natin. So, sa 1.5 cup na ginamit po natin, meron pang natira, tutuusin na din po natin sa 80 pesos kahit meron pa po tayong natira para meron po tayong pag-a-adjustan. Sa sukal po natin, 11.62, pero sabihin na po natin na 12 pesos. So, ang isang kilo po ay 70 pesos, pero meron pa pong mas mura. So, hindi na lang po ako naghanap kasi medyo tatagal po ako sa palengke. Okay? So, syempre, alam niyo na, may baby tayo. Well, so, pinakang butter po natin, margarine, 60 pesos. Kahit meron pa siyang natirang kaunti, so, tutuusin na din po natin. Para may meron po tayong pag-aanyasan. Kaya ang total po ng ingredients ay 176. Ngayon, mag-plus po tayo ng packaging po natin. So, yung ginamit po natin sa cellophane, tapos yung pinaka-plastic po na pinagpipaka natin, maging sticker. So, pag samasamahin na, sabihin na lamang po natin na 20 pesos. At mag-plus na din po tayo ng pinakang labor address po natin, pero sabihin na lamang po natin na 50 pesos. Kasi saglit lang naman siyang lutuin sa mahinang apoy po lamang. At kaunti lang naman po yung ginawa po natin. Kaya ang total po lahat ay 246 yung pinakampunan po natin. Ngayon dito po sa ginawa po natin or niluto po natin na 3 cups, tayo po ay makaka 85 pieces sa ganito pong kalaki na kulmahan. So kapag i-divide po natin sa 246, may puhunan po tayo na 2.89 po kada isang piraso. So, ang bentahan po nito, pwede po nating ibenta sa 5 pesos. So, murang-mura na po yun kasi talagang masarap po yung ating milky pulburon. So, kapag minus po yung puhunan, posible po tayong tumubo ng 2.11 po kada isang piraso. So, di ba halos kalahati, imposible po natin tubuin. So, kapag itinimes po natin yung sa 85 pieces, so, posible po tayong tumubo ng 179.35 sa 85 pieces. So, sa tingin po yun. Ngayon, sa magtatanong at titipid tips, magkano po pwedeng ibenta kapag niripak nyo na po na tulad po nito. So, dito, naglagay po ako ng 7 pieces. Pwede po natin itong ibenta ng 35 pesos sa mabilisan. At saka, parang mapapabili ka na din kasi 35 pesos parang ang mura, diba? So, lalo na kapag natikman nila, siguradong babalik-balikan po ito. Ngayon, may promo tayo. Pwede natin itong ibenta ng 3 for 100. Kumbaga, parang nakamura po sila ng 5 pesos. Kasi diba, usong-uso na yun ngayon, yung 3 for 100, buy one take one, diba? Kung lahat ay ibabalot natin, sa 85 pieces, makakadose na balot po tayo. Kapag tinimes po natin yung sa 35, bebenta po tayo ng 420. Ngayon, kapag minus yung puhunan, 246, posible po tayong tumubo ng 174. Kumbaga, nabawasan lamang po ng kulang-kulang 5 pesos. Ang kagandahan po dito sa balot-balot, mabilisan po natin ibebenta. Kasi kung halimbawa, isang balot na agad yung bibilhin, so diba, 7 na agad yung naibenta po natin. Ngayon, kapag natikman na talagang masarap yung pulbura natin, so pwedeng ibenta natin ng 3 for 100. So mas mabilis natin maibebenta kumpara sa tingi-tingi. So basta sasamahan po natin ng sipag, tiyaga at diskarte, hindi po imposible na kumita po tayo kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. Okay, so ngayon, kita-kits na lang po ulit sa next video po natin at gagawan po natin ang flavor naman, yung pulburon po natin. Para merong variation yung pulburon po natin. Okay, para hindi lamang po classic pulburon yung gagawan po natin. Kung sisipagin tayo, so pwede pa tayo magdagdag ng ibang flavor. Okay, so hanggang dito na lamang po at kita-kits na lang po ulit sa next video po natin.